Panginoon. Ngayong umaga, lahat po ng nakarinig na sa akin at nakakita na dati, gusto ko lang po makita ang inyong mga kamay. Sa dalawa, tatlo, wow! 8,000. Eh, yung mga hindi pa po nakarinig sa akin, taas po ang kamay. Ah, halos pareho lang, 8,000 din. So, ngayong umaga, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Church of God's Miracles po ay lalo na yung mga leaders, particularly our pastor, our pastors, and the leaders ay mga kasama ko na po sa gawain niyan more than 20 years ago. Mahigit 20 taon na po kami nagkakasama-sama niyan sa Baguio, kung saan-saan lugar, sa mga karsada. Pero ngayon, salamat po sapagkat ang pinadala ng Panginoon ngayong umaga sa inyo ay hindi pastor. Hindi po ako pastor. Pero pastol din ako. Hindi rin ako bishop dahil horse po ako. Ang horse kasi traveler. Yung bishop na diagonal lang yun po yun. Ang horse po ay nakakalipat-lipat ng direksyon yun. At ako po ay isang misyonero. At hindi lang po ako isang misyonero, ako po ay isa ring musikero. Kaya ako po ay isang musikerong misyonero. At ako po ay, kung mangaral ay walang sugarcoat, walang keme-keme, dire-direcho. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako ay naging bahagi ng Church of God's Miracles. Dapat lang naman na maging bahagi ako. Dahil isa rin naman ako talagang living miracle ng Panginoon. Di ba? Yung Church of God's Miracles is continuously producing people who have first-class experience talaga sa Panginoon. Amen! So, alam ko na kahit tayo mga Christian, marami pa rin sa atin ang dumadanas ng mga pinagdadaan ng kabigatan, kagipitan, karamdaman. Huwag po kayong mag-alala sapagkat ngayong umaga makikita po ninyo na ang Diyos ay tapat. Kung kayo may karamdaman, pareho lang tayo. May cancer ako. 4 years na nung madiagnos ako. Kung kayo ay home stretch na, papunta na talaga sa Panginoon, pareho lang tayo din. Dahil ako ay 69 na. Nag-69 na ako nitong February 9, pero nakita nyo naman, mukhang 68 lang. Di ba? Ang glory ng Panginoon ay hindi malalaos sa mga taong laging sa Kanya ay tapat at taos. Amen! Yung pag pumalak pa kayo, kailangan malakas para makumbinsi ako na for the Lord yan. Dahil hindi po pwede kung tumanggap ng palakpak ng kahit sino. Parang sinabi nyo na hindi ako masasama sa rapture. Lahat ng glory, lahat ng honor sa Panginoon lang. Ang akin lang ay privilege na ngayong umaga, ako ang kanyang mouthpiece. Ako ay isang masamang tao. Mamamatay tao, magnanakaw, lahat-lahat na. Gawin mo pang 20 yung utos ng Diyos. Lahat yun, nasuway ko. Pero ngayong umaga, ako po ay nandito, nakatayo, hindi dahil sa ako yung maginong hold-upper na nang-hold up ng Philippine Airlines ng 2 sunod na taon, noong 1970 at saka 1971. Ako hindi na yung reliyosong hold-upper na bago mang-hold up, nagkukrus din, merong large, may medium, may small, may mini. At hindi na ako yung pusakal na kriminal na nakakonquer ng 7 barangay sa Paco, Manila. Na naging parang Robin Hood, parang naging godfather doon sa 7 barangay na yun. You know, para sa isang astig, para isang siga, pag ikaw ay siga ng isang barangay, that is already something. Kailan barangay, kuminsan, mga 2,000 pamilya ang isang barangay eh. So madaming tao yun. Kaya kung ikaw yung siga ron, astig ka talaga. Pero for a man to be the most popular siga sa 7 barangay, that is quite different pa rin. Pero nakita po ninyo,
Katulad ng sinabi ni Pablo, ako ang supremo ng mga makasalanan. I am the chief of sinners. Siya daw yung pinaka-chief ng sinners. Pero nakita po ninyo, nung tawagin ng Panginoon, yung astig na si Saul, who eventually became Paul. Itong Saul na to, eh, hindi naman katulad to ni Bill Auhero. Si Bill Auhero, pero atin-atin lang to, maraming tinumbang tao. Either sa mismong kamay ko o pinatumba ko. Pero, kahit ano pang sama ng ating pagkatao, pagtaos ang paglapit natin sa Panginoon, hindi siya tumatanggi sa kahit sinong taong nagsisisi. Wala siyang tinatanggihan kahit ikaw ay amoy impyerno na, kahit ikaw ay kulay baga na, dahil sa kasamaan mo, pag lumapit ka sa Panginoon, bigla ka madidepros. Mawawala yung manifestation ng impyerno at demonyo sa buhay natin. Kaya kung ako nga na isang pusakal na kriminal ay binago ng Panginoon, ngayong umaga, mas dapat na maraming baguhin. Dahil sa kalagitnaan natin, wala naman siguro ditong nakapang-hijack ng mga container vans, pumatay ng ilang tao, nagnakaw ng hold up, pagdating sa loob ng bilangguan, mayor de mayores ng Sputnik gang, pagdating sa Davao Penal Colony, naging parang si Papillon, the escape artist, 7 beses tumakas. Ewan ko ba kung bakit nila ako tinawag na escape artist eh, dun sa 7 takas ko. 2 lang naman yung talaga nagtagumpay, yung 5, puro kawawa lang ako noon. Hindi naman nakalusot. Inapak-apakan lang ako nila. Hinulog sa mismong tunnel na ginawa ko. Binali ang tadyang ko, binasag ang ulo ko. Pero ngayong araw na to, makikita nyo na yung masamang tao yan ay tao ng Diyos. At hindi lang tao ng Diyos. Hindi lang lingkod. Kaibigan. Iba yung lingkod ng Diyos at kaibigan ng Diyos. Ang kaibigan, kasangga talaga yun eh. Yung lingkod, baka hindi ganun ka-close eh. Parang katulad din lang yan nung ako ay nagluluko. Ako yung siga. Yung mga kasama ko lagi pag lumakad ako sa kalye, karamihan doon, hindi naman siga eh. Barkada lang yung siga. Kita nyo? Sa isang lugar, wala naman talaga maraming siga eh. Maraming loko. Pero isa lang ang siga. Pero sa espiritual na buhay, isa lang ang Panginoon. Marami ang lingkod. Pero yung mga totoong lingkod, yung talaga namumunga, itinuturing ng Diyos, ni Jesus, na hindi lang sila servant. Sa John 15, ang sabi ng Panginoon, those who bear fruits, hindi ko na sila tatawaging mga servants ko. I will call them friends. Linaw. So yung pusakal na magnanakaw, na yung Bill Carpa, hindi na nahiyang tumayo sa inyo ngayon. Dahil hindi na naman ako magnanakaw, eh. Matagal na eh. 37 years ko nang kinalimutan ang aking pangit, mabantot, at pagkaitim-itim na pagkatao. The Bill Carpa story, nangarap ako na maging matinong tao. Kung meron ditong 9 years old na bata, yung 9 years old na bata ay hindi kailanman mangangarap na maging killer. Hindi siya mangangarap na maging isa sa mga most wanted gang leaders ng isang hold-up gang na ang specialty ay mga payroll, mang-hijack na mga container vans, mang-hold up ng mga opisina ng mga travel agencies, at saka mga ticketing offices ng mga airlines. Hindi siya mangangarap ng ganun. So, itong pangalawang batang to, sa kaliwa, napatpatin. Class picture namin yan nung second year ako. Second year, section 1.
Nung third year section 1 academic. Dahil nung panahon namin, pagdating ng third year, ang isang estudyante ng public high school ay mamimili kung siya ay mananatili sa academic o magiging vocational student. And of course, syempre, yung mga nasa academic, yung medyo tinatawag na matatalino. Diba? Dahil tagisan ng talino yun eh. Ang pagiging nasa akademya ka, yung pag nasa academic ka noon, tagisan ng talino yan. So ako ay third year, section 1, academic. At sa loob ng taon na yan, nung ako ay third year, kasama ako ng mga tinatawag na mga kakanggata ng eskwelahan. The cream of the crop. Yung pinaka-puro. Yung mga magagaling. Dahil noon, ang high school, inaabot ng 39 sections. Imagine mo yung dami ng estudyante yun. Fourth year o third year. Bawat, halimbawa, first year, second year, third year. Bawat level. 39 sections. So imagine kung kagano kadaming estudyante yun. At pag ikaw ay naging section 1, you are somebody na noon. Diba? Dahil ang dami mong nilagpasan. 38 ang nilagpasan mo. So, ako yung batang yon. Pagdating ng third year, section 1 pa rin ako, academic, at ako'y naging isa sa mga editors ng aming school newspaper. Soloista ako ng Glee Club. Marunong ako mag pencil sketching. Marunong ako sa watercolor painting. Mahusay ako sa book report. Magaling ako sa essay. Pero lahat ng yan ay walang pag-acknowledge na lahat ng gifts ko at galing ay bigay sa isang Diyos na magaling. At ang sino man na hindi nag-acknowledge sa Lord, iba-iba ang ginagawa ng Lord. Yung iba, hindi naman talaga rin pinapansin ng Panginoon. Unless na lang na magpapansin siya sa Panginoon. At kaya lang napapansin ng Panginoon ang isang taong walang pag-acknowledge sa kanya is when this person starts calling to God. Pag nagsimula siyang tumawag sa Panginoon. So ako ay second year dito, yung third year high school, section 1 academic, meron pa rin akong class picture. Pero yung fourth year, wala na. Dahil ako ay nag-drop out na noon sa galit ko sa aking mga magulang. Ang mga magulang ko kasi punong-puno ng mga batas sa bahay, wala namang mga example. Ang mga magulang ko nagpapaborito ng anak. Ang mga magulang ko maraming batas pero walang magandang halimbawa. Yung aking stepmonster ay stepmother. Yung aking stepmother ay magaling na disciplinarian. Siya yung nanay na hindi ka pa pwedeng mag-aral na nakadapa sa sahig. Siya yung nanay na hindi ka pwedeng mag-shower o maligo pag ikaw ay matagal na nagbasa o nagsulat. Siya yung nanay na hindi ka pwedeng sumulat o magbasa na may anino. Lahat yan ay ayusin niya. Pero siya rin yung nanay na merong built-in amplifier sa lalamunan. Wala siyang mellow touch, puro hard rock ang dating niya. Kaya maaga akong nagrebelde. At the age of 9, grade 3, there was already a serious silent rebellion within me. Meron na akong galit. Ayun ang problema sa mga matatalinong bata. Madaling makakita ng tama at mali. At gustong-gustong pumalag. Pero dahil sa kanyang murang isip, kinimkim niya yan, hoping na magbabago ang senaryo. Pero wala eh, hindi nagbago mga magulang ko. Kaya itong batang to na natiling nagre-rebelde. And so many of you, or maybe a few na nandito, maring meron kayo nung ganyang attitude. Maring meron kayo nung ganyang karanasan. You are attending a Christian church, but you are hurting. May pagdaramdam ka. You are bitter. May kapaitan ka. So, that will hinder, or that will, you know, block the good things that you are supposed to experience. Pagka ikaw ay may kapaitan sa buhay, may galit, may pagdaramdam, mahirap mamuhay ng isang buhay na matagumpay. So, wala na akong class picture nung ako ay fourth year high school. Kaklasmate ko sa journalism si Orly Mercado
At dun sa mga 40 pataas, siguro natatandaan nyo pa si Orly Mercado. Siya ay kilalang broadcaster. Siya yung founder ng Kapwa Ko Mahal Ko. Kaklasmate ko siya sa journalism. Pero siya nagtuloy sa UP, ako uminto. Kaya lang, palibasa matalino ako, nag-UP rin naman ako. Kaya lang, hindi dun sa Diliman, dun na sa Kadiliman. Si Orly Mercado, kaya naging broadcaster. Ako ay dun nga sa Kadiliman, dun sa UP rin yung pinuntang. Dun sa UP, Anang Lata. Dun sa mga Islam area, sa mga squatters. At si Orly, naging broadcaster. Ako naman, napabilang sa mga binobroadcast. So, hindi ako nahingit sa kanya. Yung in-hold up namin yung malaking money changer sa Escolta, in-hold up namin ang Singgalong Post Office, hinijack namin yung ganitong mga container van sa port area. So, madami yan. At sabi nung iba, yung mga medyo parang ayaw mag-glorify ang Panginoon. Totoo kaya yung sinasabi niyan? Ang liit-liit naman niya. Di ba? Ang liit-liit naman niya. Parang hindi naman totoo yung, well, meron naman po tayong National Library. Nandoon naman yung mga dates. Basta tandaan nyo lang ang pangalan ko and then you can search me. Google, Yahoo, Facebook, YouTube. Nandoon naman eh. Pag tayo nagpatotoo, hindi pwedeng hindi totoo. Magagalit ang Lord. Diba? Kasi ang kwentong hindi totoo, chismis yun. O kaya build up sa sarili yun. Doon sa loob ng bilangguan, hindi mo po pwedeng ikwento na ikaw ay siga. Ang nagkukwento ng pagkatao mo, yung mga kakosa mo, yung mga nakasama mo, sila yung mga sindak sa'yo, sila yung mga humahanga sa'yo. Ganon din sa Panginoong Jesucristo. Alam nyo ang buhay ng Panginoon, kung sino ang merong talagang detalyadong masasabi tungkol sa Panginoong Jesucristo, yan yung mga apostolis niya. Hindi yung nanay niya, hindi yung mga kapatid niya, na hindi niya naman nakasama sa mga krusada. Ang mga talaga nakakaalam ng ultimo ginawa ng Panginoon na humiga na ang unan ay ugat lang ng punong kahoy o kaya hubarin yung sandals niya at iuulo niya. Ang mga nakakita niyan ay sila Matthew, Mark, Luke, and John. Sila Peter, sila Simon. Hindi nakita yan nila Mary. At hindi yan nakita ni Papa Francis. Yung mga nakasama ng Panginoon, yun ang talaga nakakita ng kanyang character. Ang Panginoon, hindi mo basta-basta aawatin, pwedeng awatin pag siya ay nananalangin. Mapapagalitan ka. Ang Panginoon, hindi mo siya basta-basta awatin sa gitna ng krusada para lang pakainin. Pagagalitan ka niya. Seryosong misyonaryo siya. Seryosong ebanghelista siya. At pag pinag-aralan ko ngayon, kasi ako may background ng journalism. Nung panahon niya, parang hindi niya naman pinakitang interesado siya sa mayayaman eh. Nakita niyo ba? 3 years? Meron bang episode na nakita natin na he ministered to the rich people? Wala. Ang laging nakasama ng Panginoon, mga ordinaryong tao, at ang kasama niya, mga mangingisda lang. Not to mention na siyempre, nung yayain niya yung right there sa araw na yun, malalangsa yun. Parang katulad din nung tawagin niya si Moses, isang mamamatay tao. Parang ganun din nung tawagin niya si Joseph na itinapon. Parang ganun din nung tawagin niya si Haring David na bata pa lang nagtumba na ng higante. Parang ganun din nung tawagin niya si Jehoshaphat at si Gideon, si Joshua at si Caleb na pawang merong nakitang katapangan ang Diyos sa buhay nila. Katulad ni Juan Bautista na wala siyang pake kung anong mangyayari sa buhay niya basta sinabi niya, yung asawa mo ngayon, hindi mo talagang asawa yan. Ito ang purong ebanghelyo. At ngayong umaga, we will know the goodness of God, but we will also be reminded and corrected and instructed na sa buhay Kristiyano, ang mga pangako, ang pagiging Kristiyano ay merong kakambal
na karapatan at katungkulan. Karapatan mong guminhawa dahil ang Diyos mo ay mapagmahal at hindi lilimot na mag-provide sa pangalan. Pero kakambal ng ginhawa ang mga commandments niya. Yung standard ng pagiging believer. At kung titignan natin naman ang talagang kasaysayan ng Biblia, hindi binigyan ng emphasis ng Panginoong Hesukristo na ikaw, ako, payayamanin niya. Pero sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at may mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. So, ibig sabihin ng pagpapahingahin, you will find comfort. So, ang pagiging Kristiyano is not actually being rich. Being a Christian is experiencing the life na totoong maginawa. Ako, in my own opinion, dahil hindi naman ako Bible student, hindi naman ako nakaranas ng Bible school, pero para sa akin, punong-puno ang buhay ko ng karanasan ng kabutihan ng Panginoon. At sa akin, ang prosperity is the prosperity of the soul. Pag tayo kasi, ang nag-prosper sa atin, yung faith natin, little by little, nawawala na tayo ng craving o paghahangad sa mga bagay na actually hindi naman talaga spiritual. We stop. Ako, sa buhay ko, ganyan ako. Pag nakita nyo noon ako, pag naglakad sa kalye, para ako may sakit sa atay, naninilaw ako sa dami ng alahas. Or dapper eh, ay jacker eh. Di ba? 7 days ang kwintas. Parang mga sinulid lang na gold. Ang bracelet, may nakalagay na bill, puro brillantitos, nasasanla ko ng 200,000 yon. Ang singsing, nakapulupot na ahas na jade, 2 ahas na nag-aaway, ang mata nila parehong brillante. Pero nung ako'y naging Christian, nawala na lang. Parang katulad din lang ng isang bagay na deliver ng Panginoon sa atin. Nawala. Ang pagangad ko na bibili ng ganito, bibili ng ganyan, hindi. Pero, yung pagiging Kristiyano ko, it did not transform me para maging baduy. Tumakbo ang panahon, naging modernong panahon, modernong tao pa rin ako. Hindi na rin ako kumakain sa bao. Porsilana na ang plato ko. At dahil lang sa pagsunod sa Panginoon, hindi niya tayo gagawing kawawa. Kahit kailan, hindi niya tayo gagawing kawawa. Ex-convict. 21 countries na pinuntahan. Nagawa ba ng mga celebrity yun? Nangyari ba sa mga sikat na mga politician yan? 21 countries, sagot ni Lord ang gastos. Sila nga eh, manunod lang ng laban ni Pacquiao, gusto pa libre eh. Reklamo ng reklamo. Samantalang nandito ito isang tao, walang pinag-aralan, pusakal pang kriminal, highly favored. Nakatayo sa harap ng mga mananampalataya, hindi naman mukhang kawawa. Yung sombrero, H&M. Yung polo, Forever 21. Men. Paano naging kawawa ang anak ng Diyos? Ang problema lang, tayo ang nagki-crave. Stop craving. Start obeying. Stop craving, start obeying, and trusting. Wagi. Walang trabaho, lumaya nung 1991. Walang trabaho, walang nagtitiwala para bigyan ako ng trabaho, kaya bigyan ng punan. So, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, walang nagtitiwala sa akin, ikaw lang talaga. Sa iyo na lang ako, Panginoon. Katulad ng huling kanta, iyakapin mo ako, Panginoon. O, niyakap ako ng Panginoon at isinama. Saan? Sa Europa. So, walang trabaho, pakalat-kalat lang sa Europe. Masama pa ba yun?
ang sumusunod sa Panginoon, pag nauna na talaga sa buhay natin yun, wala na masyadong effort. Ang sinulat kong kanta, mahigit 80, most of them, award-winning songs. May mga tropeyo, may mga plaque. Pero tignan nyo, ang kinakanta ko lang naman sa isang concert, 6 o 7 eh. Kailangan pa bang ensayuin yun? 30 years ago na yung sinulat ko yun. Wala nang effort. Sunod-sunod lang sa Panginoon. Sunod-sunod na rin. Delight yourself unto the Lord and the desires of your heart shall be granted. Mahirap na tao noon. Eh ngayon, hindi pa rin naman yumaman. Pero hindi naman nawawala sa pagiging maginawa. Walang kotse, may pantaksi. Maliit ang terrace, may orchids. Dalawa lang ang kwarto, aircon pareho. Walang opisina, daming Starbucks. Sasabi nung ibang, yabang mo naman, bata ka magyayabang eh. Mura lang maging senior citizen. Anong pagyayabang doon? Starbucks nga yan, pero 20% less. Kaya kayo, huwag niyong madaliin na kayo ay tumanda. Madaliin nyo at pagsikapan na kayo ay gumulang sa Panginoon. Gumulang sa pananampalataya. Because there is no such thing as hinog sa kalburong Kristiyano. Hinog sa panahon lang. Walang hinog sa kalburo. Inch by inch. From God's glory to God's glory. Pag hindi mo kaya ang problema mo, be still and know that He is God. Walang masyadong maraming scriptures. Isang totoo at lubos na paniniwala at pagtitiwala lang sa Diyos. Tapos na ang kinabukasan natin. Wagi na. Hindi na kailanman tinitignan ng Diyos ang kahapon natin. Pag sinuko na natin ang buhay natin sa Diyos, ang ating ngayon at bukas na lang ang Kanyang tinitignan. Yung kahapon natin, binasura niya na yan. Amen. At hindi siya katulad ng internet na pag dinilit, pwede matretrieve. Dito wala na. Pag dinilit niya na ang lumang pagkatao natin, deleted na talaga yon. Yung ngayon na at bukas ang tinitignan niya. So nakita natin na kayang baguhin ng Panginoon ang mga taong lumalapit sa Kanya. Batang Bartolina ang tawag sa akin noon. Kasi hindi ako nagtatagal sa prison compound eh. Lagi nasasangkot sa patayan, sa pagtakas, tapo na naman sa Bartolina. Pag lumabas ako after 7 months, para akong kengkoy eh. Kasi 7 months ka nakakadena. Ang bigat. Kuminsan 12 kilos, 6 kilos dito, 6 kilos. Kaya ang lakad mo ganyan lang. No? Eh bigla kang tinanggalan ng kadena at nilabas ka ng Bartolina. Eh 6 na buwan kang ambigat-bigat ng paa. Kaya yung konting lakad mo lang, taas. Magugulat ka pa. Ganun yun, nasanay ka kasing mabigat. Kaya nga pag nasanay kayong mabigat ang buhay, pag binigay nyo sa Panginoon, biglang gaang. Para ka na sa alapaap. Diba? Eh kaya... yung katulad ko ginagamit din ng Panginoon dahil lingwahe ko, lingwaheng extreme. Extreme yung experience, pero exceeding. Extraordinary, superb, fantastic, wonderful, amazing, awesome, ang ginawang pagbabago ng Diyos. Lahat ng magagandang adjectives, isa-isa mong nararanasan. Bilo mo, walang pinag-aralan. Pero nagsalita na ako sa Lasal. Nagsalita na ako sa American School. 2 basket na English lang. International na. Oh. Hindi mo pwedeng basta questionin ang usage ko ng mga terminology ko, tenses. Hindi. Saan ako nag-aral? Nung high school? Hindi. Nag-drop out ako eh. Sa loob ng bilangguan, naging suki ko ang Reader's Digest. Madami kong inubos na Reader's Digest, meron doon laging word power. Kaya kuminsan, tayo, hindi natin alam, yung lalo na doon sa mga bagong umaattend dito, at saka yung ngayon lang umaga, pumasok dito, hindi nyo alam that this day,
could be the greatest day of your life. Maring hindi natin alam, kala lang natin coincidence na kinulit tayo ng isang kaibigan, sinama dito. Hindi natin alam. That is already the beginning of God dealing with you seriously. Tulad na nangyari sa akin. Kaya pala ako, basa ng basa, yung pala yung informal education, and then tapos na ang una kong ministry is mag-interpret para dun sa missionarya. Alam mo naman yun, kailangan interpret mo eh. Kasi maraming sabla yun. Pag sinabi niya, tanggapin niyo ang ating Panginoon sa inyong mga pusa. Pusa, imbis na puso eh. Tanggapin niyo ang ating Panginoon. So ako yung interpreter niya. Hindi ko alam na as I interpreted her for many years, it gave me the confidence to speak before a crowd. See? Simple lang. Maaalala mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Maaring, ngayon mo maaalala to. March! Anong date ngayon? O yun, March 15. Kalimutan nyo nang sumweldo kayo kahapon. Ngayon ang alalahan ninyo. Diba? Yun ang mabuting Kristiyano. Hindi ka nakalimutan ng Panginoon. July 1978 was the greatest turning point of my life. Para ako na isang nasa mahabang highway ng kadiliman papunta sa impyerno, nang bigla na lamang sa bandang kanan ay may nagliwanag at bigla akong kumambyo doon at bigla akong bumalik sa aking pagiging totoong tao, hindi taong demonyo. Ganun ang lahat ng mga Kristiyanong merong totoong experience sa Panginoon. We have to leave behind our old self. Hindi pa pwede yun na nasa Christian church tayo and then namumuhay pa rin tayong maliliit lang na pagsisinungaling. Maliliit na pandaraya. Sabi natin, mahal na mahal natin ang ating asawa. Yung pala, meron kang nakatagong extra SIM card sa sapatos mo. Sapatos pa nagtinago, eh, no? Hindi po pwede na tayo ay manatili pa rin because ang paglapit sa Panginoon ay pagtalikod sa kasalanan. Maraming mga ex-convict, tandaan niyo po ito. Paglayang paglaya, araw lang, patay na. Paglayang paglaya, months lang, nasa loob na uli. Si Bill Aujero, paglaya noong 1991. Mula 1991 hanggang 1994. Umikot sa buong Pilipinas, hanggang ngayon pa rin yun. Umiikot pa rin. Hindi naman yung ikot na ganun. No? Umiikot, humihinto, nagsasabi ng mabuting balita, kaya itong mga binting to, ito ay hindi binting masama. Dahil ang sabi ng Biblia, pinagpala ang mga paang umahayo para dalin ang mabuting balita. Ang mga pangit na paa ay yung walang ginawa kundi magdikwatro lang at magkuyakoy na wala namang desire man lang na gumawa para sa Panginoon. Alam ko na ngayong umaga merong mga ganyan at next week makikita nyo baka nasa ministry na talaga kayo. So noong 1978 binago ng Diyos ang buhay ko. Lumaya ako noong 1991. Forma, siga pa rin, no? Pero hindi nila alam. Pusong mamuna ako noon. Ayan yung kawawang babae. Mahirap naman sabihing naloko siya sa akin. Naloko kami sa isa't isa. Di ba? 1967, fourth year high school siya, bago siya gumraduate, naging girlfriend ko siya. Eh ako na yung siga dun sa lugar namin noon. Ang istorya namin, classic. Ang Sangano at ang Kulayala. Wow, batang Central Scholar eh.
Diba? Nung gumraduate siya ng high school, sentro scholar siya. Ako naman, kunyari lang, batang Sambeda. Dahil magkaharap lang yun eh. Sentro scholar at saka Sambeda, eh mga batang Sambeda, nakita ko, nakaputing polo, may nakalawit na kurbata. Yeah, yung mga hinubad na kurbata. So, ganun din ang forma ko pag sinusundo ko siya. Kala mo talaga, batang Sambeda eh. Diba? Shutukil na ako nun eh. Tapos, hanggang ngayon, kami pa rin. Ang dami ng kumontra, ang dami na pinag-iwalay na kami ng tao, pinag-iwalay kami ng batas, pinag-iwalay kami ng mga kamag-anak niya. Kami pa rin ngayon. Kaya hindi na nga lang ang sangganotang kuliyala, dahil hindi na naman siya kuliyala. Pero tuloy pa rin kami. Bago na nga lang ang title. She's dating the gangster. Oh, kita? Oh. Ayaw! Ayaw matalo ang buhay ng mga totoong Kristiyano. She's dating the gangster. Ikinasal sa loob ng bilangguan noong 1981. Walang honeymoon, siyempre. Pagtapos ng kasal, umuwi siya sa bahay, bumalik ako sa selda, ikinasal kami, wedding in the garden. Sosyal. Doon sa parsonage ng missionary woman, merong Bermuda grass. Tapos nilatagan, doon kami nakaluhod, ang aming ring bearer, yung anak namin na bago kami nagkahiwalay, nung makulong ako, ay 2 years old. Ngayon, he was already 9 years old. Siya yung ring bearer. At ang mga ninong at ninang, mga milyonaryo, milyonarya, ang mga kumpare at mga kumpare ko, mga batikang artist ng papuri, sila Terry Javier, Res Valdez, Gary Granada, Butch Charvet, Maru Javier, at ako ay nakinasal 1981. After 10 years, lumaya ako. Pero bago yung 10 years, bago ako lumaya, ano nangyari? Nagsama kami in a way sa isang pamamaraan na hindi na kami magkakahiwalay. Nakakulong ako, sumama siya sa akin sa loob ng bilangguan. Nagtayo ako ng maliit na kubo, humingi ng permiso sa director of prison, and because of my testimony, yung dating escape artist, isa na sa mga most trusted inmate ng New Bilibid Prison. May sariling kubo, at hindi kawawa, may sariling gas range, may washing machine, may ref, puro second hand. Bigay ng isang pastor, bigay ng isang hipag, bigay ng isang kaibigan. Eh ano kung second hand? Basta meron. Di ba? At ang ibig lang sabihin niya, simple lang. Pag ang isang tao pinagpala ng Diyos, walang kayang pumigil, kahit si Satanas. Nasa loob ng bilangguan, kasama ang pamilya, pumapasok sa opisina ang misis, pumapasok sa college ang anak, naiiwan sa loob, nagpapastor ng isang church, at nag-aalaga ng isang Grand Revolution Project. Ang bahay ko ay kubo, and it is surrounded with water, winding lagoon, na kung saan busog na busog ka sa malalaking plapla. You know what is plapla? Malalaking tilapia. Kuhol. Mga tinatawag namin jumping salad. Nakita niyo po, I'm telling you this story because kahit sa pinakahamak na lugar ng bilangguan, kaya mong maranasan ang buhay ng isang civilian. At yan ay nangyari kay Bilawero, walang ka-effort-effort. Maraming mga big time doon. Kasabayan ko naman lahat yan eh. The Assistio Brothers. Eddie Fernandez. Berting Labra. Nilo Tayag. Roger Arienda. Cesar Guy. Bingbong Crisologo. Pero lahat sila gumamit halos ng pera for the privileges that they
attained. Pero si Bill Awero, simple lang, nagpastor, nagbuo ng grupo, the Shalom Singers, ginamit ng gusto ng Panginoon. Kaya, pinakikita lang dito na ang karapatan ko para guminawa, binigay ng Panginoon, kasabay ang pagtupad sa tungkulin bilang isang lingkod ng Diyos. Hindi pwedeng isa lang doon. Kailangan dalawa yon, karapatan at katungkulan. Para ka maging valedictorian. So, yung iba ang tawag sa akin, alamat, legend. No, testigo lang ako. Finished product lang ako. Pero para akong Colgate, after a dekada na, Colgate pa rin. Sa probinsya. Pabili nga ang Colgate, yung pala close up. You can never put a good product down. At habang ako ay tumatanda, gumugulang, ang mensahe ko, siyempre, matanda ka na, ang mensahe mo, papunta na sa holiness eh. Kasi yung mga bata, para naglalaro pa rin sa church eh. Yung mga middle age naman, para lang din deadma-deadma sa mga katungkulan natin eh. Kaya nga, lesser ang paggamit ng Diyos sa atin. Kita niyo ako, hayo ng hayo, pag nasa bahay, Facebook naman lang Facebook. Because as for me and my Facebook, we will serve the Lord. Oh, walang sayang. Walang sayang na panahon. At ngayong umaga, nagsimula lang ang lahat ng yan nung ako ay nilabas nung 1980 during the Papuri 2 Festival. Tatlong gabi, June 6, 7, and 8, bibigyan ng parangal ang 14 na composers na nanalo for the Papuri 2 Festival. At isa ako dun. Galing sa loob. Phenomenal. Walang artist dun na dumating sa film life na may escort. Ako lang. Ako lang ang stariray dahil ako lang ang talagang pinakalis doon. Pero napaka-colorful ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya nga nung lumakad ako sa Film Life Auditorium, lakad akong ganyan, may gitarang dala. Sa likod ko, may apat na gwardiya. Sabi ng mga young people, wow, tiyak na isa sa mga winners yan, former folk singer, nakabalanggot na sombrero, tapos nakakupas na maong, naka-t-shirt na puti, may gitara sa balikat. Sabi ng isa, former folk singer, kasama, tiyak na winner yan. Yan ang sabi ng katabi, ang yaman. Tignan mo naman yung mga bodyguard. Bodyguard, escort yun eh. Hindi nila nabasa yung, yung patch. Maximum Security Compound New Bilibid Prison. Ako yun. Tapos, nung umupo na ako sa high chair, nililispan ni Paul Lacanilaw yung aking suot na patadyong, yung kulay orange na ano, kaya lumabas yung aking mga tato eh. Si Satanas pa naman yung nasa babang baba. Ayan ho, naka-blush on pa yun. Nakalabas yung dila, nasangan dila, matulis yung tenga. Sabi ng mga pastor, Brother Bill, pabura mo na yan. Biyan mo siya dyan. Bakit? Para naapakan ko siya. Di ba sinabi no? Biblikan naman yun, naapakan nyo mga ulo ng serpent. Ayan, naapakan ko siya. Oh. Nakukuskus pa. Kaya nung 1980, nilabas yung Bill Awero, bago pa lang yung pangalan Bill Awero, kakaalis pa lang sa Bill Carpa. Ginamit na ng Diyos ang totoo kong pangalan para ikwento ko, pakita ako sa malayang lipunan. June 6, 7, and 8, I became the first darling of the crowd ng mga Papuri Festival. Pinakamababang uri ng tao. Pinakamasama. Pero nag-standing ovation dahil hindi naman nila nakita ang husay ko. Hindi naman talaga ako mahusay. Marunong lang kumanta. Pero nakita nila ang kabutihan ng Diyos. Pumapasok talaga ng bilangguan para lang ibangon ang mga katulad ko. Dinalaw niya ako isang gabi. So narito yung awit na yun. Ito yung aking pambansang awit. Ito yung aking national anthem. Play it. Best. Pero kailangan palakpak na malakas sa Panginoon.
Di ko sukat akalain buhay ko'y magbabago pa. Kahapon ko ay larawan ng kawalang pag-asa. Pagdurusa't kalungkutan, kakambal ng bawat araw doon sa pambansang pitang kinalalagyan. Ngunit isang gabing tahimik, ako'y muling sinilang, luwa ng pagsisisi ang sa'kin nagluwal. Nilinis ng kanyang dugong mahal, ako'y muling sinilang, itagaan sa duyan ng ebanghelyong banal. Mas maliit na dihamak dito ang Bibliang aking nahawakan, pero binago ang buhay ko na lubos-lubusan. Amen! Ako ay pinalakas ng kanyang salita, at sa buhay ko ngay naganap ang isang himala. Ang hirap at kalungkutan doon sa muntin lupa, sa ngalan ni Jesucristo lahat ay naparam. Itinakwil man ang lipunan, mahal pa rin ng kalangitan, pagkat ang tulad kong makasalanan ang siyang dahilan ng kanyang kamatayan na siyang naging katubusan ng bawat nilalang na kanyang minamahal. Itinakwil man ang lipunan, mahal pa rin ng kalangitan, kalakit ng aking bagong buhay ang kalayaang tunay. Isang biyayang walang kapantay, ako'y muling sinilang, ako'y muling sinilang, ako'y muling sinilang. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Straight from the heart lang ang pagpapatotoo. Hindi na kinakailangang lagyan ng magic syrup. Ang pagpapatotoo dapat totoo lang. Pwedeng magbawas, hindi pwedeng magdagdag. Kaya ka lang magbabawas dahil sa oras. Di ba? So, nakita nyo naman, from Bartolina to Barcelona. At yung inuupo ang leon, it could represent the Lion of Judah. Nakita nyo, napaka makulay. Hindi guwapo, magandang asawa. Walang pinag-aralan, Inglesero. Oh, ano bang problema? Walang problema eh. Hindi mayaman, maginawa naman. Walang kotse, may pantaksi. HMM. Forever 21. Dati balanggut lang. Napakabuti ng Panginoon. Dati, wasted youth. Ngayon, tatay-tatay at lolo-lolo na mga youth. $7,000 ang crowd. Isa lang yan sa mga naranasan ko. Ang pinakamalaking crowd
doon sa black man sa Hong Kong, more than 70 people attending the crusade. Nagsama-sama ang mga kapastoran ng mga Pilipino ron. Ako ang kanilang special guest. 70,000, kasama na ang mga maiitim, mga mapuputi, at mga dilaw na lahi. And that was the first time that nasa taas ako ng stage, ganito rin lang kataas. Wala, wireless din yung aking cellphone, pero pag ganyan ko sa tao, doon ko naranasan the double portion ng anointing ng Panginoon. Natutumba mga tao. Walang pala. Ang bunga ng ministeryo ko, purihin ang Panginoon. Marami sa kanila, pastor na ngayon. Kung hindi man sila nagbunga ng aking ministeryo, nakasama ko sila habang sila ay lumalagong mga Kristiyano hanggang ngayon. Kasama pa rin nila yung matandang bilawero. Ang mga Christian artists, timulan mo sa mga papuri, kasama ko pa rin ngayon. Yung mga best, mga most invited. Romel Guevara, Jonah Berluklukan, Sara Balabagan. Mahirap malaos pag ang Diyos nagagamit kang lubos. Tatandaan niyo po yan. Lahat ng mabuti pwedeng mangyari. Dito lang nagsimula yan. Oh. Kala mo, nasa labas, laya yan. Nasa labas yan, nasa loob yan ng Muntinlupa, yung retratong yan. Minimum security compound. Wala ng selda, wala ng brigada. Ayan ang buhay ko noon. Nung sinulat ko yung second album ko, from isang dakot ng kanyang himala, naging Kristiyanong musikero. Tapos ito na yon. Nakita niyo po yan. Inares Sports Center Antipolo. Arise Rizal Concert. Featuring Gary V, Bill Aujero, Jonah Berluklukan, Sara Balabagan, and many other Christian bands. Sipin nyo, ex-convict, susunod kay Gary V sa ano? Sa billing. Eh, hindi dumating si Gary V. Binigay sa akin ngayon yung time allotment niya. Ang saya ng mga tao. Hindi nakita. Kung si Gary V, siyempre makikita, ang galing, ang galing, ang galing. Pero salamat, sapagkat mayroon ding ex-convict na ginagamit ang Panginoon. At walang ang galing, ang galing, ang galing, walang galing. Nakaka-bless ka lang. Nakaka-challenge ka lang. Nakakatuwa ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi kailangan nyo magaling. Si Lucifer magaling eh. Anointing lang yan. Pag yun ang dinesire natin, kita niyan, ang daming tao, o yan o, pati Amerikano, nakayuko. Joke lang. Mga misyonaryo yan. Kasama ko sila sa Christ Commission Fellowship Concert dun sa Imus, Cavite. Mga Amerikano, pwedeng-pwede concert ko sa Hong Kong. Gusto niyong marinig yung awit na yan? Pwedeng-pwede? Eh, wala akong mga baka. Pwedeng bang kayo? Pwede. Ang tao ba pwede talaga magbago? Pwede o pwedeng pwede? Play it best. Pangako nyo yun, babakap kayo ha. Ngayon, 69 ako. Pero mukhang 68 lang. Rocker pa. Dahil Jesus is my rock. Amen. Ready to sing for the Lord. May pag-asa pa ba ang pusakal na kriminal? Pwede pa bang magbagot mamuhay ng marangal sa kanyang paglaya sa pambansang piitan? Meron pa bang puwang sa kanya ang lipunan? Pwede, pwede, pagkat sa buhay ko ito ay nangyari. Pwede, pwede, dahil sa Diyos natin walang imposible. Amen! Labing siyam na taon din akong nabilanggo. Ang dating buhay ko'y talagang madugo.
Patong-patong ang kaso, ahat ay sintensyado. Pwede pa bang lumaya ang taong tulad ko? Pwede, pwede, pagkat sa buhay ko ito ay nangyari. Pwede, pwede, dahil sa Diyos naman walang imposible. Paglabas ko sa muntin lupa, ang buhay ko'y naging makulay. Naging isang ording star ng mga awit na may aral. Pwede, pwede, pag ang tao'y nagsisi, minamahal ni Yahweh. Pwede, pwedeng pwede, maraming himalang pwedeng mangyari. Kung ikaw ngayon ay nasa kadiliman, lumapit ka sa Diyos, magsisi ng lubusan. Huwag mong ipagpaliban today na, kaibigan. Pwede, pwede, pwede mong maranasan ang aking sinasabi. Pwede, pwedeng pwede, pwede pang magbago ang buhay mo, pare. Pwede, pwede, talikuran mo lang ang dati mong diskarte. Pwede, pwede, pwede ka ring pagpalain ni Yahweh. Pakinggan mo to, kaibigan. Sa Diyos, kapatid, walang imposible. Lahat ng mabuti ay pwedeng mangyari. Pwede! Pwede! Kaninang umaga, ang hirap. I-close open yung kamay ko. Alam niyo naman yung mga edad na ganito. Nakakain na naman ng beefsteak. Pero nakita niyo, pag sagawa ng Panginoon, hindi mo malalaman na 4 na taon na may cancer yan. Hindi mo malalaman na paminsan-minsan napuputulan pa rin ang kuryente yan. Hindi mo malalaman na nakakatawa ang maging Kristiyano. Yung ordinaryong Kristiyano, yun ang maganda. Huwag yung Kristiyanong bonggang-bongga. Eh, yung bongga na doon na bongga sa napopokus eh. Be glad that you belong to a moderate church. Again, be glad that you belong to a moderate church, because yung mga bonggang-bonggang churches called mega churches, medyo delikado. Hindi ako nagsabi niyan. Ang Panginoon. Ang Panginoon ang question ninyo. Bakit niya sinabi na it is almost impossible for a rich man to enter the kingdom of God. Para silang mga camel na dadaan sa butas ng karayom. Ba't kaya sinabi ng Lord yun, no? Eh kasi iba talaga ang puso ng mayaman eh. Proud. Educated. Elite. Madaling magalit. Di ba? Ordinaryong tao lang ang usually tinatawag ng Panginoon. Moses, ampun. Joseph, tinapon. Bilawero, naglayas. Napariwara. Nahulog sa balon. David, bata. David, musikero. David, psalmist. David, hari. Pero hindi siya hari ng mga salbahing tao. He was an ordinary kid, but he belonged to a tribe that is called by the Lord. Kaya sa kanya ring lahi galing si Jesus. Walang pinag-aralan. Nasayang yung desire ko sa journalism. Pero gumaling naman sa Biblia. Isa lang ang asawa.
eh maganda naman eh. Di ba? At saka hindi ka iiwan. Meron ng track record, 2 beses siyang binawi. Pinag-iwalay kami ng sentensya. Dumalaw pa rin. 4 na taon na nga kaming walang communication, nasaksak lang ako, dumalaw pa rin. Love niya talaga ako, di ba? Pinagpala. Basta't ang manggagawa ng Panginoon, pinagpala. Magaganda mga asawa. Amen! Kahit ano pa, basta maganda. Magandang ugali, magandang buhok. Basta may maganda. Eh, sa akin, wala naman maganda, kundi kukulang sa paa. wala naman maganda sa buhay ko noon. Kung noon, wala naman. Kaya lang, lagi naka-pedicure, siga. Eh. Naka-manicure, maraming alahas. Pag naglakad, parang artista. Bill, papansin yung mga nanay-nanay. Saan nga po, tanak? Diyan na po, nanay. Tapos kasunod mo, mga 20, may mga pana, may jungle bolo. Pero ngayon, mag-isa lang. Mubiyahe kung saan-saan. Minsan, experience ko pa. Nakasakay ako sa aeroplano, papuntang Hong Kong. Yung katabi ko, eh nasa window seat lagi ko. Eh. Pagka kumuha ako, nag-check-in ako, window seat please. Para pag nasuka ka, madali sa lamesa, sa bintana, di ba? So, nandun ako window seat. Eh, 2 lang. Sabi nung katabi ko, laking tao eh. Itignan na. Eh, naka-sandals lang ako eh. Naka-maong, naka-sandals, tapos naka-jacket. May ganun-ganun pa siya. Ganun, no? Tapos hindi na nakatiso, sir. Kumakanta po ba kayo? Oo. Christian po ba mga kanta nyo? Oo. Kayo po ba si Bill Awero? Oo. Loko. Maiyak-iyak siya. Ang laking tao. Sino tong taong to? Anak ng pastora. Nag-backslide siya. Hindi siya dahil nag-backslide dahil gumawa ng masama. Ang pagbabackslide niya ay dahil napunta silang mag-asawa sa London, sa UK, at itong particular na gabing ito, magkatabi kami sa aeroplano, ay stopover lang ang Hong Kong. Siguro, Cathay Pacific siguro yun. Ewan ko kung anong aeroplano niya. So, nandun siya, katabi ko. So what? Backslider, anak ng pastora, kilala niya ako. Ano ngayon ang significant na kami ay magkatabi? Hinila niya yung kanyang hand carried. Alam niya sa aeroplano, yung hand carried mo, nasa ilalim ng upuan ng kaharap mo. Okay? Kinuha niya yung bag, backpack na malaki, binuksan niya, at napakadaming CDs ni Bill Awero. Doon sa kanyang bag, dadali niya sa London para silang mag-asawa, mag-minister sa park paglinggo at ipamigay sa mga Pilipino. Dahil sa kanyang pagbabackslide, silang mag-asawa nagpunta ng London, nakalimutan na nilang Panginoon dahil sa laki ng kinikita nila pareho, palya-palya na ang kanilang pag-a-attend ng church. Hanggang sa nawala na talaga sila sa pag-attend sa isang Christian church. Eh, lagi nagmi-minister sa kanya yung nanay na pastora. Lagi sinasabi sa kanya, anak, bakit naman si Bill Awero na paborito mong Shalom Singers? Bakit naman siya hindi naman kinakailangang maging mayaman? Tuloy-tuloy siya naglilingkod sa Panginoon. That words of his mother challenged him so much and convicted him. Ito na ngayon, magkatabi kami. Nakita nyo ang mga amazing kong experience. Pagkadami-daming eroplano, pagkadami-daming biyahero, ang katabi mo ay may bahagi sa iyong patutuo. At alam mo ang ginawa niya? Sabi niya, Brother Bill, 2 buwan na ako dito sa Pilipinas eh. Naubos na rin yung pera ko. Pero gusto ko talagang maging part ng buhay mo tsaka ng ministeryo mo.
Nilagay niya sa kamay ko, sa palad ko. Pagtingin ko, sing-sing. Sabi ko, Brad, ang laki-laki mo, hindi naman kakasya sa akin yan. Thank you na lang, maraming maraming salamat. No, hindi ko naman sinabing isuot mo eh. See? Brother Bill, hindi ko naman sinabing isuot mo eh. Basta sa'yo yan. Eh, pagtingin ko, eh, dati akong hold-upper eh. Tingin lang alas, alam mo kaagad, ano ka ba naman? Alam mong mahal yun! Eh, hindi naman ako nangingi eh. Pag ano ko, kumbaga sa ano yung... Okay. Maraming salamat, Brad. Ganito kaya. Tapos nakalimutan ko pa rin. Tignan nyo ang gawa ng Panginoon. Nilagay ko siya sa suitcase ko, yung hand-carried kong parang ano, parang maletang maliit. Throughout the 2 weeks na nandun ako sa Hong Kong, nakalimutan ko siya. Tapos nung nakabalik na ako, nung binabalik ko na yung, niiwalay ko na yung nagamit na damit at hindi, nakita ko uli yung sing-sing. And then one day, tinanong ko kung magkano. Tagal na nangyari nito. More than 40,000 tinawaran yung sing-sing na yon. So, what is the point here? Those who honor me, I will honor them. Hindi mayaman, highly favored, well privileged. Ganun lang oh, ordinary pa rin. Ordinary pa rin. Kasi kuminsan, pagsakay mo ng jeep, merong dalawang young people sa harapan mo, magkakalabitan, mag-girlfriend sila, kakalabit yung lalaki. Eh siyempre, ikaw nga dati kang loko ko eh. Mabilis ka, mabilis ang mata mo pagkaalam mo na pag ikaw ang tinignan ng tao eh. Maski yung eyeball mo nakaganyan, pero sa pool yung ano. Makikita mo na parang may sinabi tungkol sa'yo. Tapos nakatingin, Sir, kayo po ba si Bill Awero? Siyempre, yuko, tatango ka lang, jeep yun eh. Tuwan-tuwa, sabi na nga sa'yo. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka pa kumakanta, hindi ka pa nagtitestify, nakita ka lang nila dati, yung presensya mo palang blessing sa kanila. Amen! Hindi ka tulad yung dumadating ka palang, lumalayo na yung mga ka-churchmate mo. Mangungutang ka na naman kasi. Meron ka na namang ichichismis. Di tayo. Kaya nga ang Kristiyano, merong karapatan na mamuhay na maginawa at maayos at iniingatan. Pero imagine, sa isang eroplano, nagpipray ako. Alam mo, totoo lang yan, lahat ng klaseng eroplano nasakyan ko na. Pinakamalilaki, pinakamaliliit, four-seater. Kami mag-asawa from Saipan to Tinian, from Saipan to Rota, from Saipan to Yap Island, from Saipan to Micronesia, to Palau. Pero alam niyo po, hanggang ngayon, pag magte-take off, meron pa rin akong kaba. Hanggang sa pagbababa, nagpipray pa rin ako lagi. Anong malay mo? Yun na ako, papauwi na ako ng Lord nung yung araw niya. Pero hindi sa disgrasya ako naniniwalang mangyayari. Kaya bawat sinasakay kong barko, dapur, eroplano, jeep, bus, I claim the Lord's traveling mercy. At pag kiniklaim ko yan, kasama na yung ibang pasahero. Di ba? Eh may mga reckless na driver eh. Minsan sumakay ako, hindi naman ako sumasakay sa hindi aircon eh. Kaso biglang pumara sa akin, napasakay ako. Ang tulin pala, nakaka-nervyos. Sabi ko ngayon doon sa driver, Brad, dahan-dahan naman. Ba, nagtawanan yung driver at saka yung konduktor? Yan ang hirap sa'yo, tatang eh. Ayun na naman, ubiro mo, tatang. Tapos ikaw na nga yung, sabi ko kasi ang mga pasahero mo, buhay din yan. Kung hindi mo pinapalagaan ng buhay, palagaan mo naman kami, dito kayo nabubuhay sa amin eh. Hirap sa'yo, tatang eh. Ang lakas mo kasi magkape, kaya nervyoso ka eh. Ewan ko, bigla akong siyang nilapitan sa likod eh.
Hindi, driver to, conductor to. Umupo ako sa likod ng driver. Brad, tignan mo yung binti ko. Nervyoso kaya ako. Alam mo, totoo ka, nervyoso ako. Pero pag nininervyos ako, namamatay yung kaharap ko eh. Alam mo, lumaya ako sa bilangguan, ang pinatay ko, driver eh. Parang ganitong oras din eh, sabi. Ang anak ng Diyos, hindi papayag na siya ay basta lang laitin at hindi rin naman siya talagang salbahe magsalita. Simple lang. Hindi natatangi. Sorry po, sir. Sorry po. Nagbibiroan lang po kami ng konduktor ko. Iba talaga eh, di ba? Maraming taong ganun. Kaya tayong mga nasa Panginoon, huwag kayong pasisindak. Amen. Huwag kayong matatakot. Yung mga malilambot ang puso, mga malumanay, okay lang naman. Pag halimbawa may mabigat na issue sa gobyerno, mabigat na issue sa body of Christ na kinakailangan i-address, kung hindi nyo kayang lumaban para sa katotohanan at sa katuwiran, then just be silent. Pray for those who fight. Hindi po pwede. Nakita nyo naman kanina ang kinanta natin, apakan, yurakan ang kalaban. Eh, pwede ba yung niyuyurakan mo, niiyak ka lang sa prayer? Kawawa naman kami, Panginoon eh. Hindi. Merong spiritual, merong pakikibakang flesh. Kung ako nga ang tutulong doon sa pag-compose noon, upakan, kulang pa. Giikin ang kalaban. So, ang buhay ko, pag nangaral sa mga church at saka mga crusade, iba kaysa mga sinasabi ko sa Facebook. Sa Facebook, it is more na mapusok at walang takot. Dito, this is a different venue. Sa Facebook, 5,000 ang friends ko, marami pang waiting list. Bawat pinopost ko, alam kong kakalat, and which is, that is my advocacy. Makita na ang iyong mga sinasabi ay laban sa masama. So ngayong umaga, ang sino mang magsuko ng buhay niyang totoo sa Panginoon, tandaan niyo po ito, may pagpangako ko sa inyo, hindi kailanman kayo magiging talunan sa buhay ninyo. Sa buhay ko nangyari yan. Eh bakit naman hindi mangyayari sa inyo? At kahit gipit kayo, hindi kailanman magkukulang ang Panginoon. Kinwento ko na yan. Kung ano ang buhay ko. At marami pa kayong maririnig sa akin habang kami at ang abang ako at ang Church of God's Miracles ay nagpapahintulot na mag-minister ako. Magkikita-kita pa tayo. Maaring sa krusada, maaring sa mga kalye, sa mga gawain natin o kaya dito sa church. But this morning, gusto kong sabihin sa inyo na ang buhay ko ay hindi broken. It was shattered. Gutay-gutay, hindi lang basta basag, durug-durug. But you know, the Lord in His goodness and greatness, He was able to pick up even the smallest particle ng dating buhay ko, inilagay sa dating dapat kalagyan, and He made me whole. Buong-buo, binalik ang misis ko, binalik ang pamilya ko, yung talino ko, binalik niya uli. Kaya walang kailanman. Sa totoo lang, pag pinag-aralan mo, hindi talaga nagwagi si Satanas sa buhay ko. Si Satanas ay nakagawa lang ng mga bagay para maging patotoo ko. Kita niyo? Kaya huwag kang mahiya na ikaw ay dating chismosa. Sapagkat ang mga chismosa, magaling magkwento. Gamitin mo yan. Diba? Ang mga chismoso, lalo na ang mga lalaki, alam niyo po ba, atin-atin lang to, ang talagang mga pinakamagagaling sa chismis, lalaki. Oo, totoo lang yan. Sa bilangguan, ganun eh, ang gagaling. Ang gagaling nila. Alam niyo ba na sa loob ng bilangguan, maski ngayon sa panahon ngayon, pinag-uusapan lagi ng mga bilanggo si Chris Aquino. Ang galing na mga lalaki, pero ngayong umagang to, hinahamon ko lahat ng merong gift sa bibig. Mali ang gamit.
gamitin lang sa glory ng Panginoon. Wagi. Ako matapang, mali ang gamit. Ngayon, tama na ang gamit. Ganun lang yon. Yung mga walang laman ang rice dispenser kanina nung pumunta kayo dito, magtiwala kayo sa Panginoon. Mabuti nga kayo, may rice dispenser. Ako nga, plangga na lang eh. Lalagyan ng bigas ko, plangga na lang eh. Laging puno. At Thai rice. Mahal na bigas yun. Yung kayang-kaya mong gamitan ng chopstick pag ginano mo, kuha. Oh. Sarap. Ngayong umaga, lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, hindi kailanman mapapahiya, mabibigo. Amen. Narito ang huli kong awit. Huwag kang bibigay sapagkat hawak ng Lord ang iyong buhay. Walang susuko, walang turning back. Straight to Jesus lang. Amen. Kita niyo, saya. Ang buhay ng Kristiyano, maski sa awit, hindi lulugo-lugo. Masigla. Amen. Bob Marley, reggae. Bill Awero, reggae na gospel. Amen. Masdan mong mga ibon sa parang, sa maghapon sila'y hindi nagugutom. At maging sa mga lugdong daan, di ba laging may pagkain sa imbakan? Tayo pa kaya ang kanyang pabayaan? Gayong tayo ang kawangis niya sa lahat ng nilalang. Tayo pa kaya ang kanyang malimutan? Gayong dakila ang kanyang katapatan. Sa Diyos, walang imposible. Lahat ng mahirap sa tao, kayang-kaya niya. Kaya kung ikaw man sa yoy gipit, laging balisa, minsay alumpihit. Sa Diyos ka pa rin kaibigan lumapit, at sa patalim wag na wag kang kakapit. Pagkat pangako niya sa atin, di niya tayo iiwan. Sa kagipitan natin may tulong siyang laan. Tayo'y laging manalig sa kanyang katapatan. Sa bagyo ng buhay, huwag kang bibigay. Sa bagyo ng buhay, huwag kang bibigay. Alalahanin mong ang Diyos kaagapay. Gaano man kabigat ang problemang hinaharap, sa Diyos naman kapatid, walang mahirap. Sabi ni Haring David ng Israel, naging bata rin naman ako minsan, ngayon matanda na ako, pero kahit kailan, hindi ko nakitang nagutom ang mga matuwid. Ngayong umaga kapatid, kung naniniwala kang alam ng Diyos ang bilang ng buhok mo sa ulo, maniwala ka alam niya lahat ang pangangailangan mo. Amen! Di niya tayo iiwan. Sa kagipitan natin, may tulong siyang laan. Tayo'y laging manalig sa kanyang katapatan. Sa bagyo ng buhay, huwag kang bibigay. Sa bagyo ng buhay, huwag kang bibigay. Sa Diyos ka humingi ng lakas at tibay. Gahiganti man ang laki ng problemang hinaharap. Eh bakit naman si David tinumba si Goliath? Sa bagyo ng buhay, huwag tayong bibigay. Alalahanin natin ang Diyos kaagapay. Gaano man kabigat ang problemang hinaharap, sa Diyos naman kapatid,
ay walang mahirap. Huwag na huwag kang bibigay yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. At inaanyayang kong lahat na tumayo. At hindi po ako aalis sa inyong pinagpalang iglesia na hindi po ako nananalangin. At ang akin pong panalangin na sana lahat po ng ating mga bisita, gusto ko lang po makita ang mga kamay nung first time pumasok po dito sa sanctuary na to. Meron po ba yung first time? Meron po? So yamang halos wala ako nakitang kamay. So ibig sabihin, lahat kayo ay mga anak ng Diyos. Amen? 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 Amen. Lahat kayo may bagong buhay? Amen. Lahat kayo nakandang maglaan ng inyong buhay sa Panginoon? Amen. Mag-evangelize tayo. Because the kingdom of God ay hindi naman palakihan ng church. The kingdom of God is the great commission. When every believer ay matuto, ma-disciple, ma-equip, and then go forth for the great commission. Yan po ang buhay ko. Mula sa masama, binago ng Panginoon. At ginamit, pinagpala. Ganon din ang buhay ng misis ko. Mula sa mga wrong turns ng kanyang buhay, mga maling desisyon, siya ay nagdusa sa piling ng isang pusakal na kriminal. Pero nakita po ninyo, nung maging Kristiyano ako, I prayed for all my family, including her. Pero hindi ko sinabi sa Panginoon, Panginoon, ibalik mo siya sa akin. Ayoko na sa kanya. Honest po yan. Ang sinabi ko sa kanya, Lord, kung bibigyan mo ako ng bagong asawa, sana Panginoon, pastora. O kaya isang Christian artist, female Christian artist. Mali. Mali yung prayer ko. Dahil ang gusto ng Panginoon, buuhin ang aking buhay, buuhin uli ang pamilya. Hindi palitan. So ito na ngayon. Walang pinalitan. Pati mukha ko, hindi naman lang napalitan. Hindi gwapo. Maganda naman ang misis. Gwapo na rin ang dating mo nun. Diba? Ngayong umaga, kung ano ang ginawa ng Diyos sa akin, baka higit pa ang gawin sa inyo. But you need the first step to reach a mile. Hindi tayo pwede makarating sa 1,000,000 buhay na pinagpala kung hindi natin gagawin yung unang hakbang na may kasamang pagsunod at expectation sa kabutihan ng Panginoon. Amen. And I will pray na ang bawat isa sa atin magkaroon ng mas malalim na passion para sa ating Panginoon at compassion for the lost and perishing. It is a matter of commitment, passion sa Lord and compassion for the lost and perishing. When these two comes sa ating puso, we will be living a life that will always be pleasing unto God. Tayo pong lahat, tayo mo ko. Mananalangin po ako, ay na-encourage everyone na sundan po ang panalangin ito. Dakilang Diyos, sige kapatid, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa aking narinig, sa aking nakita, tungkol sa isang tao na kung titignan ay wala ng pag-asa, at hindi lang walang pag-asa kundi pagkasama-sama talaga. Pero nagawa mong patawarin, mahalin, at pagpalain. He was forgiven, loved, and blessed. Nais ko pong maranasan ito sa talagang katotohanan, in the real sense of forgiveness.
Lord, alam ko na hindi naman ako naging kasing sama niya. Pero Panginoon, marami akong mga maliliit na kasalanan at pagkukulang sa iyo at sa aking kapwa na hindi ko po natatandaan na taos puso kong pinagsisihan at iniyak sa iyo, Panginoon. This morning, Lord, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako kung hindi ako nagkaroon ng courage na to absolutely humble myself before your presence. Patawarin mo po ako kung ako ay naging mahiyain, o patawarin mo po ako kung ako ay meron pa rin bahid ng pride, kaya hindi ko po nagawang lubos na pagsisiya ng maliliit na kasalanan. Kaya narito po ngayon akong ngayong umaga, humihingi po ako ng talagang lubos mong kapatawaran sa buhay ko, sa aking mga pagkukulang. And from this day, Lord, from this hour, Lord, dinideclare ko talaga na kinikilala kita, na tanging tagapagligtas ng buhay ko, tanging Panginoon ko, at tanging Diyos na mamahalin ko at paglilingkuran. Narito po ang aking puso, Panginoon, binubuksan ko. Pumasok ka, Panginoon, at totally, absolutely, take control of my life. Manage my life, Lord. I have chosen to be blessed. I have chosen to be blessed. I have chosen to obey than to sacrifice. I have chosen to be pleasing unto you and not unto men. I have decided na ikaw ang aking i-please at hindi ang kapwa ko tao. So this morning, Lord, it's all about you. It's all about you and my life. Sinusuko ko po ng buong buong buhay ko sa iyo. Marami pong salamat. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa gagawin mo sa buhay ko. Sa kapatawaran, sa pagdi-disciple, pag-i-equip sa akin at paggamit sa akin para, Panginoon, ang church na ito na aking kinabibilangan ay talagang maging buhay ko. The Church of God's Miracles. So, I ask you, Lord, humbly, na ang buhay ko ay gawin mo talagang himala. Kung nagagawa mo, Panginoon, sa mga pusakal na kriminal at mga nalaos na celebrity, na nalaos na mga athletes, na baguhin ang buhay nila at isuko ang buhay nila sa iyo, lalong magagawa mo po sa akin na isa namang tao na kailanman hindi, Panginoon, nag-isip din na maging masama. Maraming salamat. Nagkulang man ako, pero nandito ka, Panginoon, at dininig mo ang desire na puso ko. Narinig ko ang ibang mensahe ngayong umaga. So, narito po ako. Salamat. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ng anak mong si Jesus. Lahat ay sumigaw ng Amen. Ako na lang po,